Ito, itong big box na ito. Ang laman ng big box na ito ay skincare. Don't judge me kung bakit skincare ang inuna ko dahil nakikita ko naman sa skin ko. My biggest problem is my skin. Obviously. Ito, natuwa na ako kasi may unang dumating. Ang total lang na order ko ay 1,800 plus. Pero may lumalabas na code na pag nagkaroon ka ng purchase na minimum of 1,000, meron kang, pwede mong gamitin yung voucher, yung coupon code na Lazada, meron kang off na up to 250 pesos. Kinamitan ko. Then, unang dumating yung first batch, ang sabi sa akin sa email, ang total ng first batch ko ay 1,192. Nung dumating yung package ko, ang total na lang ay 1,180. Laking tipid, di ba? Then, maya-maya, may tumawag ulit sa akin na taga Lazada deliver na delivery boy na, "Sir, saan po ang bahay nyo? Saan po kayo sa kalimutan?" Gulat ako. Dumating ulit isa pang package. Sabi ko, ito na yung in-order ko na headset na ang total niya dati ay nasa 1,000 plus na may Lazada on Revolution sila. Siya ay 249 na lang yata. 241 ito. Correct me kayo kung makita mo itong headset na to pag binuksan ko na. Pero nung na-receive ko siya, ang total ko na lang 212. Isn't it amazing? Nakakatuwa lang kasi, di ba? Hindi mo ina-expect na, well, may expectation ka na kung magkano babayaran mo, pero yung mabawasan pa lang, magkano rin yan, 241, 249, tapos 212 na lang. Ito, 1,192, nabawasan ng 10 pesos. Then, kanina, dumating to kanina lang, ito yung isa pa dun sa skincare na in-order ko. Kasi yung skincare na in-order ko ay 50% off, at then i-grab ko na opportunity na bumili na original price para sa dalawa, di parang buy one take one. Pero same price lang ng original na SRP niya. Start natin dito sa malaking box. Wala akong cutter. Ta-da! Maganda pa nakapackage yun, diba? Tama na. Tsaka ang bilis ng service nila, considering na sa sobrang dami siguro umorder sa kanila, online revolution nila. Tapos, nung nag-announce ang Shopee na may 11-11 din sila na sale, syempre, dito ko na binuhos yung budget ko. Pag-open ko ng Shopee ng November 11, ng 9 AM, ay grabe, ang ganda ng sale nila. T-shirt dating 300 naging 11 pesos. Saan ka pa, diba? Wala na tayo magagawa, nagmadali, nagkaroon ng Lazada, mas kilala sa ng Lazada. Ayaw ko naman sila kasi pwede ko pa itong paglagyan bago ako umuwi. Papakita ko rin sa inyo yung original price niya sa naging sale niya. Ano mo kung computer dito? See? Ano tayo mag-online? Magkano yung original price niya sa naging sale niya? Lahat yung skin. Ipita ko sa inyo. Diba? Wow! I didn't expect this. Meron silang libre na
So, ayun. Unahin natin sa facial wash. Dalawang in-order kong facial wash. Pero same brand. Actually, lahat to same brand. Isa lang ang name nila. Una itong Hans White Boost. In-order ko to kasi as you can see naman sa skin ko ay meron ako mga dark spots na gusto ko nang maalis. Unti-unti nawawala naman sila dahil dito sa susunod na ipapakita ko sa inyo skincare na ginagamit ko na for almost a month na rin, pero syempre hindi naman agad-agad ay mawawala yung lahat. Mawawala pero nandyan pa rin, may markang may iwan. Binili ko to kasi sabi nga dito, White Boost Spot Clearing Scrub. Spot Clearing Scrub. Syempre, yun ang gusto kong mawala. Spots ko talaga. So, I will give this a try. Please comment down below kung gusto nyong gawin ko to ng review. And, ang original price nito ay... Mamaya natin pag-usapan yung original price nito sa naging sale price niya. Dahil, isa-isa natin to sa Lazada. Next, ay... Ito yung ginagamit ko ngayon, yung Pollution Out. As nakita nyo naman na ang binili ko ay yung malaki. Kasi ang nagustuhan ko dito, hindi naman sa napigilan niya lahat ng pimple ko, pero kita nyo naman may active pa rin ako. Pero hindi katulad dati na talagang lahat yan, meron yan. Naiinggit na ako sa kapatid ko, pero wala tayong magagawa. Magkapatid kami, pero magkaiba kami ng skin type. Ang pinakagusto ko dito dahil ang sabi ko, Pollution Out All in One. Ang maganda kasi dito ay brightening foam, meron din siyang coffee bean scrub, and meron din siyang charcoal mask. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan dito, kada ginagamit ko siya, pagka bubuksan nyo siya at in-squeeze nyo, itim ang lalabas sa kanya, which is to be expected because it says here that it is a charcoal mask. Ang charcoal ay itim. Ang uling ay itim. So what do you expect? Then, kaya lang, hindi ko maintindihan. Pag bumula, puti naman. Kaya lang, pagtapos at gagamit na ako ng toner, dun sa toner, nagtra-translate yung itim. Although hindi mo makikita sa face mo na meron siyang may iwan na itim, pero pag gumamit ka ng toner, ng cleanser, katulad ng Eskinol, ng pans nila, may naiiwan talaga. Lagang pag inano, may itim. Hindi ko alam kung naiiwan ba yung residue ng color nito, pero ayun din yung gusto ko makita kung ito ba ay pag ginamit ko at nag-toner ako ay may itim na lalabas. Hindi katulad nito na pag nag-ilamas ako ay may itim na lumalabas. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Next time, favorite ko ngayon na creams na ginagamit sa mukha. Dati kasi nandang ko lang nagamit katulad ng sunscreen dahil sa sobrang popular ng Korea ngayon na ginagamit nila ay sunscreen imbis na cream na may sunscreen. Pero ako kasi nakinig ako sa nanay ko na huwag akong gagaya sa Korea dahil iba ang balat ng Korean, iba ang weather sa Korea, iba ang kanilang skin type. Parang redundant yata. Pero ayun, dahil ang pants ay kilala, bumili ako ng day cream ng pants na Flawless White dahil gusto ko maalis yung mga dark spots na yan. And hindi naman ako nagkakaroon ng problema sa breakouts, although may mga pailan-ilan ako na breakout, pero hindi ko tulad dati na nung ginagamit ko yung sunscreen ay talagang ay sobra ang breakout ko. Day cream. Comment down below kung gusto niyong gawin ko ito ng bukod na review. And 50% off siya. Ito rin ang laman nun, bubuksan natin mamaya. 50% off siya, so nag-grab ako ng 2 piraso para sa price ng isa. Next ay, syempre kung may day, ito ay day cream with SPF. SPF 18 PA++. Ayan, tapos syempre partneran natin. Pinartneran ko naman siya ng night cream. Night cream ng line ng Flawless White.
same price, same deal, 50% off. Dalawa din ang binili ko for the price of one sa SRP niya. Sayang naman yung deal dahil gusto ko mawala yung mga dark spots ko. Gusto niyo nagawa ko ng review, please comment down below. Next ay ito. Gusto ko talaga itong matry kasi alam niya naman ang uli, kilala sa magandang product. But ang hindi lang maganda sa kanila ay medyo mahal. Pero di ba ano mo naman ang mahal kung effective. Tapos nakita ko to. 50% off pag sa mall mo to titingnan, 1,200 plus. Nung nagsila sila sa Lazada, 50% off, dinram ko na. Kaya lang ko kailangan ng pera kung dalawa kong kunin ko. At saka hindi ko naman alam kung magiging effective sa akin. Pero nakapagtry ako ng Olay dati, yung natural white nila ay maganda yung, kaya lang di na kinain ang budget ko. Toner nila, 300 plus. Ang sabi dito, brightens and lightens skin tone, visibly reduces look of spots and instantly hydrates. Lightweight texture with fast absorbing non-greasy formula. Refreshing smell of freshly washed jasmine and rose petals. Formulated with pearl optics technology that enhances skin's light reflection by improving brightness, hydration, and appearance of spots to help give you dewy radiance from within. For more information on this essence and other white radiance products, gusto ko talaga ito i-try. Kung gusto nyo itong gawa ko ng review, please comment down below. And may kasama siyang preview. Pantene, tapos may kasama ng hidden folder. Thank you Lazada. Balik natin siya sa box. Para pag-ulit mamaya, organize pa rin. Doon na tayo sa next. Gusto gusto ko nang ma-open. Kasi first time kong umorder ng ganun. Hindi, ito muna pala dahil katulad lang ito nung pants kanina na night day cream, yata night cream kasi umorder ako ng dalawa eh. Kasi sayang naman, diba? Mahirap makahanap ng skincare na nag-work sa'yo. Especially sa acne prone skin na katulad ko. Na may textural issues pa. Well, ito nga, ito yung isa pa na inaantay ko na pants. Kasi dalawa in order ko na pants. In-email naman nila na tatlong batch yung datating sa akin. Kaya lang, pangatlong batch na to, wala pa yung, kulang pa yung Nescafe na in order namin na 30 sachets para sa 99 pesos na dating 160. Diba sangka pa? 100 pesos, 30 sachets. Wala ka makikita ng ganun deal, diba? Tapos, ayun, ganun ulit. Hindi ko lang alam kung bakit naging iwalay pa siya na delivery, pero night cream. Tatayin sa akin, siguro mga isang crowd. Yan. Then, ito may favorite part sa pinakaantay ko. Yung headset na in-order ko. Ay, excited na. Siyempre, try na rin natin. Sana lang wala akong nasisira sa loob. There! Oh, I'm so excited. See? Headset. Legit. Kaya lang bakit parang ang ganyan. Nakita ko siya kasi dating 1,000 plus. Naging 250 na lang, tapos headset. Extra bass, let's try. Let's open it first. Nakabubble wrap pa, diba? Isa na lang yung wala sa in-order, yung Nescafe na natitira sa in-order ko.
40mm HD driver unit that supports high resolution up to 60Hz. Tumatawag si nanay. Mamaya, nanay, tagawa na tayo. Lapit na rin ako matapos nito. Open natin siya. First headset ko. Medyo madumi lang siya. Medyo madumi lang siya tingnan dahil black pero ayos lang naman. Naiikot din siya. Oh, diba? Ganda. Tapos nalalak siya. Galing. Ganda, maganda siya. Oh, na-extend pa siya. Kaya lang, parang... hindi, maluwag yun. Dali na yun. Maluwag yan. Pwede na siyang, maluwag lang itong part na to, pero pwede siyang i-extend. Does it look amazing? Try natin. So, listen, listen. Siyempre, baka natin ito. Isasaksak mo lang natin yung set. Kung tama yung pinagsaksak.